Ya. Itu Ustaz. Itu Ustaz. Glo, you're live, Glo. Yes. You're live. Okay. Yes. Okay. Yeah, good morning sa ating lahat. Good morning sa ating mga viewers on YouTube. And we are here at Jacob Street, Mangahan, Rodriguez Rizal for a live broadcast. I'm about to speak about karapatan ng mga persons with disabilities. And may mga audience po ka dito sa aking harapan. So, sino po yung aking mga audience? And, oh, good morning! Good morning sa iyo! And now, good morning sa mga ating mga viewers and listeners on Zoom meeting today. And now, we are here to present to you ang mga karapatan ng mga persons with disabilities. Ano ba yung mga karapatan ng mga persons with disabilities? Napakarami po. At ang pagsasalita po natin sa ating mga audience sa in public po ay isang paraan. Isang way po natin ito para ipaalam, ipabatid sa kanila na ito po yung mga ninanais at gustong maiparating sa ating mga kinaukulan na ito po yung karapatan natin na bilang mga persons with disabilities. And now we are about to start. So, ano ba yung karapatan ng mga persons with disabilities? Ito po yung number one, PWDID. So, karapatan po ng isang taong may kapansanan na maka-avail ng PWDID. Ito po ay nakasal po ito sa Article Act 9442 ito po ay makapag-implement po tayo ng PWDID sa mga pwedeng mag-avail ay it's physical, ang klase po ng disability is physical and non-apparent. Yung physical po yung apparent and yung non-physical is yung non-apparent. So, sa PWDID po, may mga ano po tayo na ito po ay nasa na tayo po ay baka-avail ng ang mga PWDID po ay meron tayong mga 20% and sa ating mga discount sa gamot po ay 30%. 20% po sa isang sa PWD and 12% po sa stock. So, ito po ay magagamit po natin. Valid po siya ng 3 years. And number 2 po ay health services. Ano po ba itong health services? Napakahalaga po sa isang taong may kapansanan na ang health services po, ang serbisyo para sa mga kalusugan. Ito po ay na-avail natin sa mga government hospitals, sa mga nailalapit po natin ang ating mga medical issues sa mga government agencies. Marami po yan. And then, number 3 is PWD employment. Ito po ay pinaglalayon na magkaroon ng puwang sa ating gobyerno o sa mga private sector na tayo po ay mabigyan ng hanap buhay ng trabaho yung mga may kakayahan na maghanap buhay. Na ang mga persons with disability ay mandatory po na magkaroon ng at least 1% po sa pwesto sa government agency sectors and sa private po at least 100% po na empleyado ay at least 1% po sa isang PWD na makaupo sa pwesto bilang isang empleyado. So dito po tayo sa accessibility law. Napakahalaga po sa ating accessibility law na may isa batas ito at pinababatid ko po sa lahat na ang accessibility law po ay implemented na pero hindi po iyon na sinusunod ng iba. Sad to say, pero may mga establishments na hindi po nila sinusunod ito. So, ang number one po ay ang rampa.
ano po itong rampa? Ito po yung usually and most the most na ginagamit at napapakinabangan ng mga wheelchair users. Sino mo yung wheelchair users? Yung mga walang kakayahang maglakad. And this is, yung rampa po ay sa lahat po ng ahensya ay na-implemented sa mga different establishments na magkaroon po ng rampa. Ito po ay nakikita po natin sa lahat ng lugar. Then, ang number two is non-skid flooring. Ano po ba ito non-skid flooring? Ito po ay ipinaglalayon po na ang mga areas natin na yung kalsada, yung mga establishments po na hindi dapat madulas kasi lalo-lalo na po sa case namin na mga ortopolyo ay napaka-prone po na kami sa isang sa ganito sa non-skidding flooring na pag madulas, madali po kaming madamang aksidente. So, ano po yung mga madulas pagka yung mga tiles na ginagamit na inilalagay sa flooring na pag nabasa ay madulas po ito. So ito po yung non-skid flooring na maiwasan po ito para po sa kaligtasan ng bawat isa. Kung yung normal nga na-accident siya nadudulas. So how much more sa amin na may mga kapansanan. And then number three is parking area slot. Ah, dito napakarami po dito na hindi sumusunod. May mga establishments. Pero ito po ay ini-implement po sa maraming areas na magkaroon po ng slot ang mga persons with disabilities sa mga establishments kagaya ng, for example, ng SM. Ini-implement po nila ito na magkaroon ng pwesto ang mga persons with disabilities sa isang parking area, sa isang parking slot na magkaroon ng space para sa parking. At isang paraan po ito upang nagkaroon ng simple at kaginhawahan at least sa ating mga PWDs. And another one is toilet and washroom. Itong toilet and washroom po ay marami po establishments ngayon na nakahiwalay po yung mga CR and washroom. At na-experience ko po ito na nakalak po siya para po hindi magamit ng kung exclusive para sa mga po na ano kasi pagpasok mo sa loob ay makikita mo yung mga may hawakan, maayos yung flooring, iniiwasan talaga na hindi madulas at lagi pong malinis. So, nagpapasalamat ako sa mga ahensya na ganito, ini-implement na yung mga ganitong accessibility sa access para sa mga persons with disabilities. And the other one is signages. Ito pong signages nito ay napakahalaga po. Ito po ay nakikita sa mga tahanan, nakikita sa mga sasakyan, sa kalsada po. Nakikita natin, di ba, may stoplight, may checkpoint. Sa persons with disability po, ay meron po tayong logo. Mayroong logo na nakikita po ito na isang paraan upang tayo po ay, upang mga persons with disabilities ay kita kaagad. Halimbawa po, for example, magkakaroon ng disaster or sunog. Yung mga disaster, marami pong aspect ang disaster. Baha, sunog, nakawan, or whatever. Ito po, ang signage ay makikita po. Ang mahalaga po ay nakapaskel sa harapan ng pintuan ng bahay, sa main door. Para po ito kitang-kita. Para po pag just in case magkaroon ng disaster, ay alam nila kagad. Tumbok nila kagad kung sino yung uunahing ililikas o bibigyan ng urgent needs. Ito po yung mga kailangan na kailangang unahin. Priority. Diba? Ang mga PWDs ay, ang mga persons with disabilities ay kailangan priority sa lahat ng bagay. And one thing more is, sa mga sasakyan po, nakaangko po dito ang parking, when it comes to parking area, pagka po ang isang sasakyan ay merong logo sa harap at likod, alam na po kagad na ang mga nakasakay dito ay may kapansanan, persons with disabilities. So mahalaga po ito. And then, sa mga ramps po, nakalagay din po, persons with disability. May mga ano po doon, may mga nakalagay na signage.
So, ito po yung mga karapatan ng mga versus disability. May mga marami po siya, pero ito po yung mga base. Ito po yung mga ini-implement na ngayon. At may mga ahensya pa po na hindi ito sinusunod. So, Rome, ito yung mga karapatan ng persons with disability as of now. At nilalayon po ng ating programa ng Persons with Disability Advocate TV na ito po ay nananawagan po kami sa lahat ng ahensya na na-implement na po ito in the near future. Because the enabling master plan for 2025 ay ito po yung nilalayon na magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng implementation para po sa kapakanan at ikabubuti ng ating mga persons with disabilities at maipabatid sa ating mga mamamayan na yung mga abled persons na ito po ay maging aware sila para dito. So, Rome, as of right, ito na muna yung aming broadcast for today. Ito pa yung audience namin. Oh, so, doon na tayo sa audience natin. I-focus mo yung audience natin. Ayan. Lumipat sila doon sa kabila kasi ang ano nila baka is. Baka may katanungan sila. Kuya, may mga tanong ba kayo? Kuya, may tanong po kayo sa ating ano, sa ating napag-usapan itong mga karapatan ng PWD. Rose, sandali ha, kasi may ito problema namin, di ba? Ito problema natin. Ito po yung magiging problema natin pag nasa public tayo na may mga pagkakataon po na pagiging dumaan na sasakyan, edi nagkakana ng distraction. So, ayan po, yung mga audience natin, nag-distract kami kasi may sasakyan na dumaan, nagbulabog. So, magtanong po tayo sa ating audience. Meron po ba tayong katanungan para sa ating mga accessibility law sa karapatan ng mga PWD? May katanungan po ba? Maliwanag ba intindihan niyo ba? Maliwanag. Naintindihan naman nila kasi yung iba aware na sila. Aware na daw sila na ito yung mga karapatan, mga persons with disabilities. So, napakasarap pakinggan. Nakakataba ng puso na maririnig mo sa mga nakakasalumuha mo na aware sila kasi pag sinasabi aware sila sa mga karapatan ng mga persons with disability ay na-implement na sa kanilang area. So, napakasarap, di ba, pakinggan at nakakataba ng puso. So, Rob, ito na muna tayo ngayon, ha? Ito na muna yung ating broadcast, ating... Second, di ba merong ano, may papipirmahin ka? Gusto ko kita? Papirmahin na natin sila. Okay, sige. Sandali ha. Yan lang muna, kuya. Yan lang. Kuya, pipirmahin po kayo, kuya, ha? Ito po yung ano. Dali, ha? Ano yung pipirmahan nila, Glo? Yeah. Ito pipirmahan po nila is... Ito po yung pipirmahan nila. Ito po yung project ng... Enabling Master Plan for... Ito po yung... Ito po yung... Nakikita niyo po siya. Ito po yung isang poster. At... Nakasabot Gloria Andrea P.O. Explain to me the rights of persons with disabilities. So sa baba po is ito yung team ng Asia Enabling Master Plan for 2025. Ang mga signatory po dito, ang mga pipirma po dito ay mga naging audience natin sa pagpapaliwanag sa kanila ano ba yung karapatan ng mga persons with disabilities. So tinanong ko sila, malinaw po sa kanila kasi implemented na po dito sa area namin, sa Rodriguez. Montalban Rodriguez Rizal.
na ito po implemented na at aware na po sila na ito yung mga karapatan ng mga persons with disability. So ngayon, it's about time na sila po ay pipirma. Very willing po sila na pumirma. So ito po, sasampulan na natin ngayon. Okay? Okay. Ah, sige po. Kuya, pakilapag na po dito. Pipirma po, artista ng Adya. Opo, yan. So, kayo pong bahala kung saan kayo pipirma. Saan kayo pipirma? Kayo pong bahala kung saan kayo pipirma? Sige po. Kahit saan yan. Opo, kahit saan yan. Pumesto na kayo. Opo, sige. Dito po, basta po sa loob. Huwag lalabas, ha? Wow, ang ganda naman. Ang ganda naman ang pirma ni Kuya. Oh, wow. Wow, ay nako. Eto na po tayo. Nakita mo na po itong artist na to. Alam mo, Ron? Isa siyang artist. Talaga? Nakita ko na ang gawa nito. Nandito nakita ko siya. So, ayan. Isa naman niya. Wow, ang ganda. Artist mo siya. Nakita. Kuya, nakita na kita, ha? Oo, so, ayan. Then, may alcohol ka, Glo? Glo, may dala kang alcohol? Yes. Oh, maganda siguro eh. Gamitin natin bago palipat-lipat ng... Oo nga, oo. So, yan, na-excite ako eh. Okay? Ako, sino po yung... Ako din. Kuya, sino po kayo dito? Kuya, ano po na? Yan, tapos... Ito po. Yan, sige. So, bahala po kayo, kuya. Ano po name niyo, kuya? Bernie. Okay. So, maintindihan niyo, kuya, yung explanation natin kanina tungkol doon sa karapatan ng persons with disability? Opo. So, willing ka na sumirma ngayon, patunay na ikaw ay isang netizen na nagmamalasakit at aware sa mga karapatan ng persons with disability. Oo naman po. Okay, thank you. So, pipirma na siya. It's about time. Kaya na pumirma. So, ayan. Wow, ayan. Thank you po, thank you. Then, another one. Kuya, papirma po. Ayan. Sige, ayan. Ay, sandali kuya. Kuya, anong name niyo po? Brian po. Brian. Oh, si Brian. Brian, naisinahan mo ba yung in-explain ko sa inyo? So, na-implement na rito. Okay. Thank you very much, kuya. Thank you po. Okay, so, willing na siyang pumirma. Wow! And then, ayun, ate, saglit po, excuse me po. Papabirma lang po kami signature campaign po para sa karapatan ng persons with disabilities. Kuya, saglit po, call ka muna. Yan. Ano na yun niyo, kuya? Ay, na Jacobi. Wow! Jacobi! Tagari. Sila ang may-ari ng Jacobi Street. So, ayan po yung mga pumipirma. Ano po sila? Ito po mga pumipirma. Ito yung mga audience natin ng iba madalayo. Pero, naririnig po nila. Kasi lakas ang boses ko, no? Dinig na dinig nila. Doon yung, oo, kaya away sila. So, ate, alcohol muna tayo, ate. Alcohol muna tayo. Yan. Okay, thank you. Thank you. Ate, ano pangalan niyo? Messi San Gabriel. Messi San Gabriel. Alam niyo po yung mga, ito po yung mga karapatan ng persons with disabilities. Aware po kayo dito? Okay. Aware si ate. Kaya very willing na siya pumirma. Oh, see? Wow. Thank you, ate. Thank you. Ayan si kuya. Kuya, spoiled muna tayo. Yan. Ano na yung mga kuya? Sabi ng list po. Charvin Angeles. Oh, si Charvin Angeles. So, ito po yung mga nag-i-audio sa dikade na ta. Na talaga naka-line up po sila para pumirma. So, nakakatuwa, di ba, na makita natin sila na willing and able sila. Then, thank you very much po. Thank you very much. So, yung iba ay nandun. Ayun, tinatahog po yung dalawa kasi lumayo sila. Ayun. Ma'am, excuse me po. Ayun, tumuloy si ma'am. Hindi niya ako narinig. Oo. So, for the meantime, Ro, ay mag-aantay muna kami dito ng mga nadarating. Kasi ito yung daanan. Well, hindi ka pwedeng lumabas at hindi ka pwedeng pumasok na hindi ka i-check. Talagang i-check ka dito. So,
Robert, ano, astarte lang muna tayo. Sige, habang naghihintay, baka may tanong si Denden. Kasama natin si Denden, tsaka yung mother ko. Ay, okay. Sige. Ah, sige. Then, baka may gusto kang itanong kay Gloria. Hindi, wala. Ako na. Oh, baka okay pala Denden. Wow, ang galing. Alam ni Denden kasi ang karapatan ng persons with disabilities. But you have the, you are a card, a PWD card holder. Aware na po kasi ipinapaliwanag po sa PDAW office na once you avail PWD ID ay malinaw po. Pinapaliwanag po ng maayos kung ano yung karapatan. Ano yung mga gamit ng PWD ID, mga health services at yung mga accessibility law ay pinapaliwanag po namin ng maayos. Pati mga lahat po ng mga karapatan ng isang PWD holder ay talagang malinaw sa kanila. Kaya si Denden, wala siyang tanong. Malinaw na malinaw. So, thank you, Denden. Maraming salamat sa process mo ngayon. So, thank you very much. Si mama mo. Si mama. Mama. Ano na? Den? Maganda ang pagkaka-explain. Kaya, si mama mo. Si mama Celia. Oh, thank you po. So, wala na kayong tanong? Wala, kasi malinaw na intindihan ng lahat. Ng okay. Guys, for information, si Mama Estrella po ay mother ni, ang butihing mother po ni Rom Kumagun. At si Rom Kumagun po ay, isa rin po siya ang aking boss, ang aking partner, at ang aking buddy-buddy. At siya po ang maggawa, ang may sala ng lahat ng ito. Kaya ako nandito sa Arawan. So, siya po ay mama niya po si Mama Australia at siya rin po isang PWD, bipolar condition. At ewan ko to, super, ewan ko, perfectionist. So, wala na ako sabi. Okay? Nagantay pa tayo ito. Mama, excuse me po. Pwede po kami magpapirma lang po kami. Ako, nanghawang ako. So, magandang umaga po. Pwede po man ang pangalan niyo? Atanasia Castro. So, siya po ay dadaan dito at hinarang ko. So, ma'am, ito po yung, aware po ko sa karapatan ng mga PWDs, yung sa pag mabigyan ng trabaho, yung mga accessibility law, yung mga sarampa, yun po yung mga ano namin. Oh. So, aware po kayo dyan, mga karapatan ng mga PWDs. Yeah. Yung mic niya. Medyo nag-freeze yung video. So si Glo po ngayon ay kasalukuyang nasa Marikina. Gusto niyo pong dumalo, okay? Gusto niyo pong dumalo. Ayan. Admit. Okay, in-admit ko ulit. Nalaglag si si Gloria. Kung gusto niyo pong nasa si ayan, nasa si Gloria. Umalik na. Okay. Si Glo po ay nasa Jacobe Street, Adia Compound, Manggahan, Rodriguez, Rizal. Ayan, si Glo. Okay, Glo. Glo, naka-mute ka. Teka, unmute natin si Glo. Ayan. Okay, Glo. Okay na. Naririnig mo ako? Oo. Ayan yung mga na... Ayan sila. So, dito po muna kami para mag-antay po ng mga dadating para pumirma. So, napakaagap po kasi. Ang mga tao po dito ay parang mga pagka... Oo. Sabi, yung checkpoint, Glo, malapit pa yung checkpoint dyan. Hello, Glo? Kaya medyo humihina na yung signal. Sige. Denden.
Then baka merong kang comment or mga baka pwede kang mag-comment sa ginagawa natin ngayon o kasi wala pa si Glo eh na puputol-putol. Okay na wa. Okay lang. Sige. Okay. Sige. Kasi minsan na napuputol yung signal ni Gloria. Pwesto. Kasi napakainit. Kasi kita man lang, sweating na ako. Oo nga. Sweating na ako. Oo nga. Pero okay lang yan. Okay lang yan, di ba? Okay. Ando pa din beauty ko. So, waiting pa tayo sa mga dadaan. At nakaharap na ako dito, wala na makakalapas. Yes? Yung checkpoint, kamo, malapit ka pa sa checkpoint. Ito. Focus mo yung checkpoint. Focus mo yung checkpoint. Kita mo? Checkpoint! Baka pwede kang lumapit sa kanila para magpapirma. Wala signal. Oo nga, napuputol-putol na. At least nakita natin Denden, 'di ba, yung ano? Yung effort ni Gloria. Tsaka nakita natin na nagpa-participate yung ano. Yung mga tao. Ayan, puputol-putol na. Teka. Hello. Ayan si Gloria bumabalik ulit. Okay. Hello, Glo. Hello. Ayan, nawala yung audio ni Gloria. Kasi siguro itong isa. I-remove ko itong isa. Hello, Glo. Sige. Hello, Glo? Glo? Hello, Glo? Oop. Wala ulit. Gloria. Hello, Glo? Wala yung audio. Hello, Glo? Hello, Glo? Ay, pero nakikita natin na may mga pumipirma pa rin. Hello? Ayan, Glo. Okay, narinig na kita. Narinig na kita. Hello, Glo. Yes, narinig kita. So, yan yung mga pumipirma. Yes, okay. Okay. Ito yung, nakita may checkpoint. Ayan yung checkpoint. Oo. Ayan, kung lalapit ka, Glo, sa checkpoint. Kaya ba? Lapit na tayo sa checkpoint. Kaya. Okay, ito po yung checkpoint. I-focus mo doon. Doon ka doon ko, i-focus mo. Ayan yung checkpoint. Ayan. Ayan. Ah, ito na. Nasaan yung bantay? Ito yung bantay. Ah, sila ba? Sila yung bantay. Morning, good morning. Good morning. Ito yung artistic na kita ko ng nakita sa artwork ito eh. Oo, oh, ayun. Rom, nagle-layout siya. Oo. Nagle-layout siya. So, interviewin natin. Oo. Sige. Kuya, live po tayo sa YouTube. Opo. Live po tayo ngayon. So, pwede po marami ng iyong pangalan? Edgardo Ed Nicolas. Edgardo Ed Nicolas. Taga dito po siya sa Adya. So, isa po siya sa mga may-ari ng Adya compound. Dito sa Kobe. So, kuya, nakita ko yung artwork ninyo. Minsan dumana ko dito. Tapos nakita ko yun, nakasabay ko yung kabag-aral niya. Na-interview ko siya. Yung merong nalagaan na dialysis. Social distancing, Glo. Social distancing. So, kuya, kwento mo naman sa akin kung paano ka. Nakita ko yung artwork mo eh. Baka isang araw. Pwede kitang lapitan pag may mga proyekto ang aming programa. Wala pong problema dun sa proyekto ng PWD. Handa po ako sumuporta. Wow! Narinig mo? Yes. Hello? Narinig ko. Handa siyang sumuporta. So, pag may mga project tayo,
when it comes to layouting, to architectural, ay pwede natin siya, ano siya, willing siya na tumulong, support sa mga persons with disabilities. So, may prospect na tayo, may prospect na tayo si Kuya. So, correct, Kuya, maraming salamat ha, pagka ano, pupuntahan kita ha. Opo, welcome po, anytime po. Yan, ayan, si Kuya. So, while waiting room, ayan, may dumadating room, papipirmahin natin. Ha? Sige, sige. Okay. Okay. Glo, glo. Glo. Ha? Nandito na si Mario. Ate, si Mario. Ate, excuse po. Pwede po magpa-signature po para po sa, ano, sa mga PWDs po. Yan. So, ito po. Hello, hello. Yes. Oh, kasama na natin si Mario. Wow, good morning Mario. Andito ako sa Arawan. So, pagkatunan natin si Mario. Mario, may TV ka? Mario, may TV? Hello? Mario, yung TV. Pinapapatay ko lang yung TV kay Mario. Okay, okay, okay. Okay. So, i-focus mo yung bahay ni Ma'am Jan Rose. Ito yung bahay ni Ma'am Jan Rose. Tulog pa siya. Usually, gumigising siya ng 10 or 11 in the morning kasi panggabi siya. Siya ang tumatawa dito sa checkpoint pagka ganyan gabi. So, may negosyo po sila. Meron silang computer shop. May photocopy. Ito yung mga negosyo nila. Then, ito na nakita pa. Lalaki naman ako. Oo kasi. Lalo pag gabi. Daming dito. Daming nag-assist dito. Kaya, dito pag gabi. Hindi ko pa na-experience yun eh. Okay, andiyan na si Mario. Andito na. Andito, gusto mong kasama si Mario? Available si Mario. Mario, ikaw. Baka may tanong ka kay Gloria. So, tanong. Ikaw, magandang hapon. Baka may tanong siya. Morning. Baka may tanong siya. Mario, hello, Mario. Baka may tanong ka raw. Kumusta yung lagay ng mga kababayan natin dyan? Okay naman Mario. Ano, ang ano lang dito, actually ang schedule namin dito is 10 p.m. to 5 a.m. And then 3 o'clock po ay meron doon pa lang pwedeng lumabas talaga yung mga individuals. Then yung mga dumadaan dito na ano, mga special permit ito, mga may mga importanteng gagawin sa labas o sa loob. Kaya nakakalabas sila. At okay naman, may mga signatories namin dito na sila yung mga audience namin kanina. So, hindi sila pwede magtagal kasi may mga, pag lumabas ka eh, meron ka importanteng transaction. So, ito kinakita mo, may mga sasakyan na dumadaan. So, kanina nagsipok ako. May dumaayas. Pakibigyan si Mario ng konting recap kasi kadarating niya lang. Bigyan mo siya ng recap kung ano nangyari since nag-start tayo. Okay. Ito, mukhang may letter campaign, ha? Oo, ito ay campaign. Signature campaign. Ito ay is alam mo naman kami yan, no? Minsan on the spot. So ito yung isang on the spot na ideas na nag-materialize. Nagkaroon kami ng parang ano, live broadcast on public na ito ay maipahayag sa mga tao dito sa aking area ang karapatan ng mga persons with disability. Number one, aware ka naman dito, Mario, di ba? Yung pag-avail ng PWD ID para sa mga, okay, sa mga, For the benefit of the public, si Mario ngayon ay nasa Seattle. Yes. Pilipino siya, but sa Seattle. Yes. See, hindi lamang tayo local. International pa. Yes, Mario. PWD din. Yes. And very supportive po siya sa the PWD Advocates TV. And one time room, may invite, magiging resource person din natin siya sa mga webinar workshop natin. Naging resource person natin siya. Yes. Tapos may, siyempre may susunod. And, Marami pang susunod. Di ba, Mario? Mario, marami pang susunod, di ba? Ayaw sumagot? Siyempre.
naging successful yung unang webinar. Okay. No excuse po, focus after para sa PWD. Yeah. Well, meron akong audience ngayon. Ay, meron akong ano. Ma'am, papano muna. Okay. So, yung signature yan. Campaign. Okay, thank you po. Yung signature campaign for awareness. For awareness. For awareness. For awareness. Okay, so they sign signifying that they are aware? They are aware. And yung signature yes, room. Pakibasa yung nakasulat, Glo. Ano yung nakasulat dun sa signature ano? It's a form. Statement. Ano yung nakasulat dyan? Ano yung nakasulat? Hindi po ganun. ASEAN Enabling Master Plan 2025. So ito yung purpose ng ASEAN na maging aware ang mga yung sa itaas, Glo. Yung itaas. Sa itaas, ito yan. Sa itaas, ito yan. Gloria and Lucia of PWD Advocate explained it in nagkaroon ako ng public speaking, public broadcast para to make them aware na ito yung mga karapatan ng mga persons with disabilities. Okay. Saan available yung document ng ASEAN for 2025? Yerong? Saan available yung document? May ano yan? Merong pinost ng ASEAN na Enabling Master Plan 2025 nasa page okay. nila. Tapos sa actually, ni-repost ko din sa website ng Persons with Disability Advocates TV. Meron sa din. Facebook yan. Sa Facebook at sa WordPress. Actually, sa WordPress. Ah, okay, sa WordPress. Sa WordPress. Okay. Teka, pwede kong i-share. Share ko nga. Teka. Sige, hanapin Gloria, ko yung... Yes? Can you point out mga... two hours. Ano yung mga highlights ng 2025 ASEAN plan na medyo nag-stand out para sa iyo? Yung master plan ng ano na ASEAN. Ang nakatago sa akin is yung implementation ng ito kasi yung plan nila, yung master plan for 2025 is to make the Filipinos aware na ang mga PWDs na mga persons with disabilities ay mga katulad din ng mga ibang persons na may ito yung mga dapat na avail nila yung mga karapatan ng mga persons with disabilities na maging pantay maging na ang mga persons with disabilities ay kaya magpagsabayan sa lahat ng tao at maipahayag ang ating mga karapatan at yung mga yung mga nagnanais na magkaroon ng hanap buhay ay magbigay ng hanap buhay at yung mga karapatan na ito ay may kalat medyo nag-free siya Mario. Okay, Mark. Sige. Hello. Sige, Glo, go ahead. So ito 'yon na in the near future ay yung mga hindi pa na-implement sa government sa ating mga establishments ay ma-implementan. Alam mo, Mario, ang isang nakakatuwa ay yung about sa mga PWD employment. Ang number one na nag-implement dito ay ang SM. Napakarami na nilang mga employee na nag-work sa kanila as of now. Lalo-lalo na yung ano yung SM MOA sa Manila. Implemented dito, nakakatuwa. Tapos lahat ng mga activities ng mga PWD, Ministers Concerned PWD ay nagagamit ang kanilang establishment para ang kanilang building para mag
gamit ng mga sa mga events and activities. So nakakatuwa. At dito rin sa SM Marikina, mga ganyan. Yan. Na marami, may mga pizza, may mga... Exempted ba sila sa endo? Okay, medyo nag-freeze, Mario. Yeah. Okay. In the meantime, in habang... private sector na nag-employ sila ng mga persons with disabilities. Exempted ba sila sa endo by being PWD? Hello? Hello? Yes, hello. Ada rin din ako? Yes, yes. Yung tungkol sa endo? Exempted ba sila sa endo by being PWDs? Ang pagkakaalam ko, nag-re-renew sila. Okay. Oo. Hindi ako talaga aware, na kung may kasama sila sa endo. Okay. Oo. Pero may naano ako na isang PWD na nag-renew ng ID sa office ay nag-renew daw sila. Isa lang yung naano ko, pero hindi ako aware kung kalahat sa pangkalahatan. Based doon sa nakausap ko lang. Saan ang next stop ninyo, Rom? Yung itong awareness campaign niyo. Oo, sa ngayon ang next step ay actually within the community lang muna yung ano namin until mapuno yung signature form. Yes. Yeah. Yes, Ron. Oh, sa ngayon yun yes, pa lang yun. Ron. Yes, Clo. Yes, Clo. Romario, after dito sa my checkpoint sa going to the to the main road ay okay. Lilipat kami sa isang compound ulit. Ano, excuse me po, magpapasignature lang po kami ng yung tarapatan ng PWD. Ito po. Signature campaign lang po ng PWD. Ano kaya? Meron ba kayong target na number of his signatory? Sa ngayon, dahil simula pa lang, Mario, ang plano lang is at least mapuno lang itong signature, itong form. Ito. And then, tapos, and then, later on, pwedeng mag-expand pa to... kasi ang isang constraint ngayon ay yung... meron tayong lockdown. Kaya ito yung location na napili. At later on, pag maganda-ganda na yung sitwasyon natin, pwedeng mas maganda yung venue. Yes. Mas targeted to persons with disabilities. Saka sa crowd talaga. Pupunta tayo sa isang crowd area. Uh-oh. Actually, doon sa Marikina, ang one of the most na crowd area is, alam mo raw doon sa may fountain? Sa may may kanto doon, going to the public market and among Rodriguez Medical Center. Crowd talaga yung area na yan. So, yan isang ina-icon na target area natin for the near future after this quarantine period. Yes, correct. Kayo na ang isang constraint nga is yung COVID problem natin. Kaya, although pwedeng ginawa na ngayon sa isang very crowded area, pinili muna yung hindi masyadong crowded as a start. To minimize yung risk. Any risk para kay Gloria. What about online signature campaign? Pwede. Hindi pa namin naisip yon. yeah. Rom, Mario, thanks for the idea. Diba? Yung online. Online signature. Yung, pero pwede. Kasi pwede naging ka. Member din ako ng Amnesty International when I was still in college. Isa sa mga pinaka-effective talaga na... Kuya, excuse me naman, pa-signature lang would po. Would be letter campaign nga. Kung parapatan po ng PWD, kailangan lang po na signature ninyo. Thank you, Mario, for your suggestion. Actually, ngayon lang namin, ngayon lang pumasok sa... Ano yan, no? Yung sa mga persons with disabilities. Another suggestion would be school campaign sa mga school if we can write kuya ikaw din mga principals for example just make them aware that thank you kuya tapos
magkaroon ng maikling program, probably online or maybe on YouTube, that explains the highlights of the document. Thank you, Kuya. Maybe a page where the students can sign, or a website, or another another blog that they can go to, another WordPress account na pupunta sila para so yan, that's another place you can go to the schools. This is schools signature kasi lang. Signature campaign lang po sa mga PWD pag na ipasok mo sa school system. Correct. Ito pare, i-share ko yung ano yung master plan. Actually, ito yung master plan. Sa ano to eh? Nasa webpage. Ito. Know more about the ASEAN master plan. Actually, sa di-repost ko lang to. Di-repost ko siya. Oo. Yan. Ito yun. Paper naman, paki-post yung link dito sa chat natin para I can open it in my computer. Okay, okay. Sige, gawin ko ngayon. Thank you. Sige. Ano ko itong master plan? And then, you can download the entire ano eh. You can download the entire document in PDF or Word. Nag-briefing na ba si Gloria dun sa master plan? Actually, yung master plan kasi is yung ASEAN yon. That's the ASEAN project, kumbaga. Ngayon, itong ginagawa is a contribution, is an application doon sa master plan. Kasi yung master plan, ang gusto ng master plan is ma-involve ang lahat ng sectors, hindi lang yung social services. So government, non-government, individuals, schools, lahat to be involved in the inclusion of persons with disabilities. So this activity, this activity is just one contribution, a very small contribution, ng in many aspects. Number one, yung media, okay, because we are participating as a TV, kumbaga as an online television. And then number two, as an individual, si Gloria. And also, kasi volunteer siya talaga eh. Both dito sa TV and as an individual na person with disability. Maganda yan. Kasi ano yan eh. Everything starts with awareness eh. So, campaign for awareness building. That's a necessary first step. Papasignature lang po kami ng PWD. Tapos ang plan na to Mario is 2025 hanggang 2025 eh. So 2020 pa lang eh. Imagine what we can do in 25 years. I mean in 5 years. Diba? Yeah. Even less years. Less than that. Thank you. Correct. Yun, aside from schools, maybe we can talk to the organization of National Association of Barangay Chairman. Yes. Pwede. Tapos ganun din yung sistema para sa schools. Hindi ba nakapirma? There should be a web page na pwedeng puntahan, a WordPress page na pwede nilang puntahan where they can sign off. Maxi po, pag-signature campaign lang po kami para sa karapatan po ng PWD. The content. Support lang po kailan. Kasi yung document. Correct. Oh, maraming strategies Mario eh. So medyo kitna po. Yung dalawang yan, yung barangays. Dito madalito po. Yan. Possibly through text. Probably. Marami na mga. Thank you. Kasi all the others, Thank you, ma'am. More or less, social media. Marami, papapirma lang po lang. Signature campaign po para sa PWD. Marami na maabot yan. Correct. Ang isang pwedeng magawa, Mario, is yung sa US. Thank you, ma'am. Yung mga Filipinos in the US na maging aware sila about
persons with disabilities. Kasi very clear doon sa ASEAN Master Plan na ang target of this ano of this plan is not only the persons with disabilities kundi all Filipinos in general. Now, actually not limited to Filipinos ito. It's ASEAN. Excuse me po, papapirma lang po ng ASEAN. So meaning yung mga Filipinos dyan sa Seattle, maybe you can help us reach out to them. Ipirma lang po. Na maging you know, aware sila and help out in this effort. Actually, beginning lang ito eh. Sige, sakit. Basta dito po. And then, Mario, may dalawang contests. May dalawang competitions. Baka gusto mo sumali. Oh. Tawa si Mario eh, no? Oo oh, nga. Mario, bakit ka tumatawa? Hindi, kasi... Natawa si Mario? Parang may edad na ako para sa mga competition eh. Ano ko, alam mo naman, Mario, bro, sa akin, it's not wala. So much competing but more of working together. No, no, para no, this is just with the, hindi siya. Oh, okay, Rom. Rom, explain. Ikaw, Mario, ha? Oh. Actually, yung competition is geared towards awareness, making people aware of the ASEAN Master Plan. Okay? So, ano yung first? Yung first is poster making contest. Ma'am, excuse lang po. Yes. Signature campaign lang po sa make para a poster sa PWD. Na promoting the idea of mainstreaming the rights of persons with disabilities to all Filipinos. That's the theme sa poster making contest. Ang prize is Thank you, ma'am. Laptop, second prize tablet, third prize cellphone. And then yung second contest, yung second competition is enabler talent contest. Within 1 to 3 minute video, you will make a promotion na para sir, how to beat COVID. Sir, excuse po, pa-signature lang po. Okay. Ay, tapos ka na. So, 1 to 3 minute video, ang price dito signature is 20,000 worth of cell phone. Thank you. Second price, 10,000 worth of cell phone. Yung third is 5,000 worth. Oh, so 40,000 yung budget nila ng, for this project. Is that, so it's not, excuse me po, signature campaign po para sa PWD. Ito for Filipinos, for this specific contest. For this specific contest. For this specific contest for Filipinos siya. Kasi yung contact ngayon, yung Call Foundation. Yung Call Foundation is Filipina. Pakitingnan mo nga yung isang block doon. Ayan dyan. So sila yung nagpo-promote ng agenda, enabling ASEAN, enabling agenda 2025 to the Philippines. Okay. So I'm sure meron pa yan sa, magkakaroon pa yan ng ASEAN-wide later on and probably more international ang nature ng competition. Na interview namin siya eh, si Jessica. Jessica. Sorry. Jennifer. Jennifer Garcia. Jennifer Garcia. Correct. Si Jennifer Garcia. We interviewed her twice. Call Foundation. And sila yung conduit ng ASEAN for this promotion of the kuhanan mo ako ng malayo, plan, yung buhay yung buhok. Or ano, for Filipinos. Filipinos. Okay. Ayan. O may hinahanda okay. Yata si Kloa. Yung rules, yung rules ng competition, is that what? Saan available yun? Naka-print din yung sa website natin. Okay. I-share ko din. I will share with you. Sige. Nasa website din nila, of course, ni-repost ko lang. sa web page, sa ano nila, Facebook page. So, kinopy ko lang. Ang deadline kasi, Mario, malapit na. Sa May 15 na eh. May 15, okay. Yes, so... And then, sana maka-join ka. Ayan, tama po. Yung poster making meron. Or you can help out
group. May kamustang art skills mo, Mario? Umawa ko ng yung last time ko umawa ng oil. Sa, ano, pati na siya tanpa ito sa PWD? Umawa ko ng oil. Pero sa ano? Support lang po. Hanggang signature ano, campaign lang po. Yeah, nagawa ko ng newsletter for a while. Ayan, okay. I can still double na into it. Ang napapasok sa isip ko ngayon, I'm looking for a group na I can help them conceptualize yung poster at yung video. If I can get in touch with a specific group, say, baka si Dennis nga, kausapin ko si Dennis. Oo. Baka pwede kami mag-collaborate. Dennis Ilagan? Yes. Yung CP? Ay, yung cerebral palsy? Oh, or any other group na ano, yung any other group na sabi sinasabi ni Gloria na marami siyang grupo. Any of those groups na sinasabi ni Gloria na kasama siya na I can, you know, we can do a workshop on it and let's see if we can produce something out of a workshop with them. Anong workshop 'yan, Mario? Same. Ano pa rin? Our food workshop pa rin. We use the food workshop for them to come up with the product, which is either the video or the poster na galing doon sa connection nila. Tignan natin kung mag-work yan. Pero I'll talk to them if that can be arranged. Oo. Itong sa 15, itong 15, ano eh, actually, Mario, I'm trying really to encourage yung persons with disabilities as individuals, you mean? Yes, as individuals. Ngayon, what, considering yung deadline, would you like kasi yung availability ko Mondays Mondays and Thursdays. What about today? Would you like to do something today? Sinong grupo yung magtatawag katulad ngayon actually ang na-invite lang ang nag-respond lang for this broadcast is si Denden. Okay. Orto siya tapos si mother ko. Is Denden a part of any organization? Is Denden a part of any organization? Hindi. Si Denden ay isang ito si Denden. Hello Denden. Teka. Denden unmute mo nga. Unmute mo. Ayan. Denden may tinatanong sa iyo si ano? Si Mario. Si Mario. Siyang grupo na kasama na pare mga ortho din na PWD. Tumibarkada siya na wala akong group. Mario, si... Walang group. Okay. Mario, okay. Okay. Ah, okay. So, pwede siguro ano. Mario, si Denden. Mga Mario? Group chat dito Mario? Mario. Group chat. Okay. Usually, okay. Group chat yung ano nila eh. Okay. Grupo, yung grupo. Pwede siguro, Rom, para makatawag tayo. Kahit sa Thursday. Ma'am, excuse me po. Sa signature campaign lang po. Sa Thursday. Sa support sa PWD. Sige, pwede. We can, ano, we can make an announcement. I can skip talk to the friends. Kung sino man yung available. Ma'am, excuse po. Papirma lang po. Support po sa PWD. Oo, pwede. Oo. The poster and support video. Support po sa PWD. Signature campaign po. Pwede. Ang goal ay makagawa sila ng poster. Dalawa kasi yung contest eh. Poster right. At saka video. Video. Yeah, we can do that. So, yeah, ang goal ay for them to do. Okay. Sige, maganda yan. Kasi ako, gusto ko talaga sumali. Wala pa akong... Yeah. Wala pa akong nagko-commit. Conceptualization lang yung magiging outcome nun. Yung execution ng poster. Somebody who was familiar with computer graphics, yun ang mag-execute. Hindi pwedeng computer graphics sa contest. So,
ano, talagang ano, kamay lang. Hand, oh, hand. Eh, hand, yun, sige. magtuturo ka ng Arvut art. hindi naman the art of ano consolidating or putting together the ideas of the participants. Yan ang art ko. Pero yung putting it on paper, basta mabuo yun, ikaw may kilala ng mga artist. Well, meron si ano, meron tayong si Debong. Si Debong. Ah, okay. Oh, nag-artist siya. Maganda sana kung maka-attend din si Debong. Pwede ako signature campaign. Correct. Plus, meron pa isa na hindi ko pa nami-meet personally. Mm-hmm. Oh. Plus, itong nasa checkpoint. Yung nasa checkpoint kanina na ito. May nagsasabi kong ano, artist sa ma- checkpoint. Videographers. Video, you can do the editing, di ba? So, yeah. I cannot edit for them. They will have to edit for themselves. Kasi entry group submission? Hindi, individual. Individual talaga? Individual talaga. Well, pwedeng gawin behind the scenes. Di ba? Behind the scenes, pero eventually, they will have to submit. Pili sila kung sino yung individual. Okay. Actually, natanong yun eh. Natanong yun. Uh-huh. Ang sagot very specifically, this competition is designed for the individual. Okay. But they can work behind the scenes as a group and then pili sila kung sino yung ipo-frontan nila. Ano lang naman yan eh. Face. Right. Put a face on the group. Okay. No problem. Correct. No problem. Sige. Kung ano. Ma-excuse pa signature campaign lang po. And see what ideas will come out from that. Excuse po. Signature campaign lang po para sa support sa PWD. Yeah. The Thursday, sige, that will give us enough time to announce. Alam mo, the last time na nag-broadcast kami, si Debong lang yung dumating. And then, medyo nabitin ako actually. Ma'am, excuse po pa, pa-signature campaign lang po sa PWD. Attendance. Okay. Dalawa lang. Online ah, sa Zoom, dalawa lang. But yeah. I know marami pang nakinig during the broadcast. Pwedeng i-approach din natin kayang ganon. We are broadcasting to the group who joined the Zoom meeting. Mm-hmm. Pero in mind, ay maraming nakikinig. Uh-huh. Alam mo na, maraming nakikinig and then hopefully they will be motivated to participate on their own. Pa-signature campaign for support for PWD. We're looking for individuals who want to contribute ideas for poster making and video producing. Oh. Pero alam mo, Mario, okay, thank you for that. Okay, thank you. I think another project na very concerned ako is actually yung ano yung rewriting of the essays. Ito para sa CCP naman. Okay. Para sa CCP. Marami ng materials. Marami ng pumasok. Ang kailangan na lang ay rewriting. And I'm in the process of setting up a writing workshop. Okay. For this specific. Hey, good morning. Excuse po. Pa-signature campaign lang po sa support ng PWD. First draft. Okay. Support sa PWD. Marami ng first draft. kaya lang, hindi ko pa masyadong binibigyan ng attention kasi May 30 pa yung deadline. May 30 pa. Kaya, so, in the meantime, pinaprioritize. Thank you po. Thank you po. Nakapirma na kayo. Ang output ay, ano, ay submission. A literary work to be submitted to the CCP, Annie. Okay. And ayun, si Mario may talent yan.
Oo nga eh, kaya nga eh. Kaya si talent siya si Mario, alam ko, nakikita ko yan. Oo. Very transparent na kanyang talent. Saan niya siya? Fighting. Uy Mario ah, huwag mo itago yung talent mo ah. Share it to the, share it to the public. Alam niyo naman yung talent ko lang eh. Support mo sa PWD, ano ka ba? Kaya nga, hello ma'am. Sige, campaign ko sa PWD. Ah, okay. Oo. Pero hindi ko siya tatawagin Arvut Workshop, Mario. Tatawagin ko siyang ano, conceptualization. Parang to, parang invitation to those who want to join the two competitions of ASEAN. This will be a workshop, a conceptualization workshop. Yeah, you can call so, any basta and then yung technique ikaw nang bahala doon. Oh yeah. Yeah, yeah. Bahala sa, I mean, sa, anyone who wants to join. Basta manggagaling yung inputs from anyone who wants to participate. Yeah. Correct. Sige. Yeah, yeah. Parang ang invitation na gagawin ko is to those who want to participate but have no idea yet to what to submit, you can join this ano workshop with Mario. Alit tayo. So sa ano nga eh, yung isa connection will induce that automatically. It will induce ideas from other people. Once you listen to other people. Ipo-focus mo rin yung ano. Oo, it's a Thursday. Uh-oh. Okay. Actually, pwede natin gawing separate, Mario eh. Alam mo, parang, like for example, if somebody responds today, kahit isa lang siya muna, is ano na natin, set up na natin, para may one-on-one, alam mo yun, you can focus on her, on his idea. Nandun din ako and Gloria, tapos hear his or her idea, and then work with it, help him. Work with yes, his idea. Yes. But first, siguro dapat mabasa mo yung rules. Ipabasa ko sa iyo yung rules. And then pag ready ka na, inform mo ako, timplihan mo ako, and then magtatawag ako. Thursday. Excuse po, signature campaign lang po. Thursday na. Para kasi sa PWD, support po. Nanghihinayan ako sa ano eh, sa buong Monday. Wala pa akong nakaplano sa Monday. Ano po, karapatan po ng PWD yung support ko ninyo, signature campaign. What okay, if thank you, si ma'am. You and Gloria, turuan ko na lang nung workshop method? Eh, di na. Kasi, no need. We don't... Mas maganda ikaw! Ikaw mas maganda ikaw, Mario! Okay. Here's an idea. I will give you a briefing on how to conduct the workshop method. Hindi na. Si Gloria, si Gloria, hindi na. Eh, hindi yun yung ano eh, hindi... Ikaw ang mag-o-offer. Ikaw ang nag-o-offer service, di ba? Ikaw magbibigay. Ikaw yung... Andito lang kami, tutulungan ka dami. Pag mag-a-attend kami ni... One is, number one, anyway, makukuha niya naman. Madali lang kasi yung pag-moderate. Hindi. Hindi. Sige, Glo. Ikaw magsabi. Hindi. Nandun na ko. But the second Mario, part, I will also moderate. Mario, makinig ka nga, Mario. Part. Hello, Mario. Go ahead. Go ahead, Clo. Ay, si ano? Yes. Ikaw, Mario, ha? Ikaw, ayaw mo na kaming tulungan, ayaw mo na kaming suportahan, ha? Ganyan ka, ha? O nga pala. Hindi na kita kakausapin. Kaya-daya mo. Hindi. Hindi, Glo. Ang gusto ni Mari, turuan tayo ng sistema. Hindi. Iba, di ba? E di siya hindi. Na. Siya na. Siya na. Hindi. Siya na. Bakit? Iba kasi yung ano. Oo. Iba kasi yung ikaw mismo yung magsasabag mag-facilitate kasi. Oo. Iba yung okay. Knowledge mo sa knowledge namin. Iba yung talent mo sa talent namin. Magkakaiba yan eh. In different areas, in different experience. Different story of one's life. So, iba ako, iba si Rome. So, we have different Yung workshop moderation, it is a skill that can be learned. It is a skill that you can develop. Through you, we can learn and we can develop. It can be developed for us.
Tama, tama. Magkikipag-good, nakikipag-debate ka pa sa amin, ha? Mario, we are already doing it. Ang dami na naming broadcast. Ang dami na naming broadcast to work this out. Kaya, in as much as we appreciate your offer to teach us how to do it the way you think best, I'd rather that you implement it. You help the persons with this. Well, ganito Mario, there may be a certain sector sa group who would like to become workshop facilitators. There may be, yes. I'm not sure. Okay? But I think that is not the priority right now. Ang priority, I may mag-join doon sa contest. Okay? May mag-join sa contest. So, yun ang iniisip ko. Sana may sumali. Kasi sayang naman yung opportunity. Una, for campaigning, the advocacy. And pangalawa, yung price. May price din eh. In fact, ang una kong target is ikaw. Sana sumali ka. Diba? I think the best way to influence others to join this workshop is for you to join yourself. Oh, anong tingin mo dyan? Yeah, diba? That's one way of doing it. Pero mas powerful if an idea will come from a group. Mas powerful. Kumbaga, mas powerful kung ginagawa mo mismo. Let's say, ikaw, you are joining yourself. You're joining yourself. Dalawang contest yun. And then you are helping others to join. Diba? Oh, yun. Yung sa aspeto na yun, dun papasok yung workshop. Oh. So, magjo-join ka na, Mario? I can help with the moderation. Mario? Magjo-join ka na sa Rome, si Mario, ang hirap ligawan. Diyos ko, ano ba yan? Mario, kasagot ka na ng oo. Yung napayos na oo mo lang kailangan namin. Ano ba yung kasagot mo? Si Rome o ako? Sige, matamis na oo lang. Tumutulong naman ako ngayon. Hirap ligawan. Ang pinakamahalagang tulong na pwede mong magawa, Mario, is to join the contest. To join the contest, poster-making contest, at saka yung enabling talent contest. Kahit isa lang doon. Diba? If you can join that, ganito na lang, Mario. I think, okay, if you say yes, you will join, then go tayo doon sa workshop. Go tayo sa workshop. If you say yes, you will join. Yun ang magiging participation ko doon sa workshop. Whatever the output of that workshop, yun yung contribution ko. Hindi yun, hindi kasama sa mechanics ng competition yun eh. So, I thank you for your offer na mag-conduct ng workshop. Actually, kailangan yun. Pero because of this discussion natin ngayon, I am setting up a condition. Number one, you have to join the contest, either of the two. If you say yes, you will join, then go tayo dun sa workshop. Okay, so in the meantime, I'm canceling muna yung verbal agreement ko that we will conduct a workshop on Thursday. Subject to your participation as a competitor, as a contestant, doon either of the two as ASEAN. Hindi ako inclined sa individual participation. Then it will go against the workshop. I mean, marami pa namang opportunities eh. Correct. So, canceled na muna yung natin, yung workshop for... Kasi in this case, you will not be the best person to conduct that workshop. Kasi yung contest is for individuals. That's why I brought it up immediately. I would rather have an output that is a product of connection. That is a product of people. Kasi kung mag-isa lang, that will just represent a person's individual
talent, individual's ego, individual's inclination na kaya niya magsa, which is in fact can be in some ways helpful pero mas detrimental yun. So, but if it's a collective effort, then mas maraming involved, mas maraming nag-invest dun sa effort. So, I guess, yun nga, hindi ko lang siguro na i-present even before. Clearly enough that individual effort is good, pero mas powerful. Ayan. Siya yung nasa, ano? Siya yung nasa... Thank you, Mario, for clarifying. Yeah, yung dari, ano, sige. I gotta go. Overtime na ako. Salamat, okay, Rome. Thank you. Salamat, thank you, Mario. Yeah. Thank you, Mario. Thank you for inviting me to this. Okay, Mario. Day. Mario, thank you very much for your presence. Bye. Ingat. Salamat. Hindi lang. Hindi pa ito. Hindi itong huli, ha? Yeah. Okay, thank you. I'm just a chat texter. Rome, sino pa ang dyan? Sino din? Yeah, okay. Na-post mo na ba, Rom, yung ano, yung link? Yeah, okay. Hindi pa. Yung link sa yes, ano. Andun na. Chat. This is a group chat. Sa Facebook? Did you put it on Facebook or dito sa Zoom? Sa Facebook, Zoom, sa Facebook. Sa group chat group natin. I the group chat. Facebook may sa group chat. Sige. Okay, salamat ulit. Okay, sige. Good luck then. Okay, thank you for the offer. Yeah. Thank you for now. Okay. Yes. Bye-bye for now. Ingat kayo. Okay. Okay, bye. Thank you. Bye. Okay. Yeah. Kay Glo. Thank you, Mario. Kamusta na yung ating ano? Dalawa na lang tayo. Dalawa na lang tayo ngayon sa Zoom. Wala na sila. Kamusta na yung ano? Ano mo nag-o-on ano? Tinaw. I-focus mo yung ano, ang camera. Ang dami na. Anong update? Madami na? Uy! Ganda! Madami na! Ilan yan? Madami na yan, ah. Madami na. Ayan. Okay, so, okay, medyo nag-freeze na rin yata si Gloria. I think it's we've gone around almost 1.5 hour broadcast, and I think ayun dito ba, bumabalik si Gloria. Ayan. Hello, Glo. Ayan, si Glo, remove natin itong isa. Hello, Rome. Hello, Glo. Hello. Yes, Glo. Go ahead. Hello. Narinig mo ako? Yes. Nag-on-off, mahina ang data dito sa parte niya. Ito na yung nana natin. Sir, excuse me po, pa-signature campaign lang po. Ito po. Support po sa mga persons with disabilities. Okay. Dito, saan? Basta nasa, huwag na sa gilid. Yan. Glo, maganda siguro. Itry nga natin. Bago sila pumirma, basahin nila yung nakasulat sa itaas. Okay. Sige. At saka ibaba. Bago sila pumirma, basahin nila sa itaas, saka sa ibaba. Bago pumirma. Para sure tayo. Kasi baka sabihin nila amelioration program ito ng ano government. Ayan, nag-freeze ulit si Glo. Okay, mga dear friends, mga some signs that Gloria's signal is getting weaker. Internet signal, mobile internet getting weaker. So I think we have done enough for this morning. Okay, and we saw the number. Oh, yan na, si Gloria going back. Gloria's come back. Yan. Hello, Glo.
Hello, Rom. Hello, Clock. Hello. Morning, Clock. Okay, morning. Yan na. Nawawala. Nawawala ako eh. So, okay, yun ako, yung in-explain mo sa akin bago sila papirmahin. Bago sila papirmahin ay pabasa ko muna yung taas at baba. Oo, oo. Narinig mo ako. Para kung may tanong sila, they have a question they can ask. May mga tatanong nga eh, sabi, para saan ba yan? Oo, so, yun. So, then binasa nila yung ano yung paskel dito. Ah, sige, sige, okay, we will kami. Alam namin yung so, ano yung self-contrapida. Kumbaga, so, aware I have explained. Sila. Aware sila. Yun lang. I just wanted them to be sure. Maganda rin yung location mo. Static yung location. Nandiyan yung posters. Harangin mo lang. Hinaharap ko lang ang dadaan. May excuse na support lang po sa PWD. Ma'am, so basahin nyo ngayon nasa taas. Glo, it was touching. It was touching. Basahin nyo nga po. Gloria Andurka. Microphone. Okay. Ako na lang pa. Gloria Andurka of PWD-TV. ACP. Explain to me the rights of person with disability. Okay, dito sa baba. Laglag na ulit. Okay, so that was the objective. Nag-drop si Klo video. Okay. So it's possibly that we have run out of load. We are all, she's using prepaid load. Oh wow, 1.5 hour broadcast. I think we did enough. Then my reading at the end. What she was yan na si Glo. Balik. Si Glo ulit. Yan na si Glo. Ayan. Okay, si Glo is coming back. Ayan. Hello, Glo. Hello, Rom. Ayan, oh, Glo. Oo nga. Napansin ko. Humihina data ko. Oo. Inang talaga. Ma'am, nakapirma na pa kayo dito. Ah, si ma'am, hindi pa. Okay. Ma'am, mayroon tayong ana. Ma'am, ito po. Basta pakibasa po yung nasa taas. Gloria, ako na lang. Gloria, pakibasa po. Gloria. Mahina na. Okay. Very consistent. Okay. It's almost, I think this is time to wrap up the show. The program, so what was being read there is that Gloria Antwerfia, a person with disability advocate of Person with Disability Advocates TV, explained to the individuals that they have explained to the individuals their rights, the rights of persons with disabilities. This is project. This is an effort to help promote the ASEAN Enabling Master Plan 2025. And Gloria is back, but I think we need to inform Gloria that we are wrapping up. Hello, Glo. Yes, I think we have to wrap up na. I think we have to wrap up na bago totally maubos yung signal mo.
Pero yung, alam ko yung work mo will not stop. Your sige. Work will not stop yet. Pero yeah, it continues up to, until this afternoon. Yes, until this correct, afternoon. Correct, correct. Gusto mo magsuntay ulit mamaya doon sa isang area? Pwede. Pwede rin. Or, oh, sige. In the meantime. Sige. Although hindi. Gusto mo i-wrap up na for this broadcast? Yes. Oo. Tapos pag-usapan natin mamaya if we still have to. Okay. Bye for now. Sige, paalam ka muna sa paalam ka muna sa guest sa audience natin. Ayan, okay. Nag-freeze na ulit. Okay, so friends, excuse me. Okay, goodbye everybody. So long for now. See you, everybody. Oh, yan na si Glo ulit. Ayan. Oop, wala ulit. Ayan, si Glo. Ayan dito. Ayan. Okay, Glo. Hello, Rom. Okay, Glo. Sige. Paalam muna tayo. Paalam na tayo. Sige. So, bye for the meantime, guys. For the meantime po, magpapaalam muna kami at see you this afternoon. Magkakaroon po kami ng podcast po sa isang area dito sa Rodriguez Rizal. So stay tuned for this afternoon and see you. Thank you very much for viewing in and being with us. Thank you for your presence. And Rome, maraming salamat. See you later. Okay, thank you, Biglo, for your service. Thank you for your service. Okay. Yeah. Okay. No problem. Okay. Bye-bye muna. Okay, bye. Bye, everyone. Bye-bye.